Hello guys, good morning. Today is October 21, 2021. Araw ng Huwebes. Hulugan na naman ng mga savings. Ano yan, bukayo. Savings ng aking anak. Papakita ko sa inyo yung card savings bank. Taliyan. Beautiful eyes. Huwag maingay, ha? Eto guys, yung kanilang kayang-kaya savings. Kasi nga, bagong subscribers ko dyan. Ito, na-vlog ko na to before, na every week. Hinuhulugan nila yung kanilang mga card. Sa card bank ito, ito. Yan. Ito na yung savings ito ni Ate Dayan. Ate Dayan, may savings na siya na 2,000 malabo 2,023 weekly, yan 100 yung hinuhulog nila. Ito naman kay Ate Dana 2,200. Yan, si Kuya Dudong. Si Kuya Dudoy, wala siya nito kasi wala pa daw siyang valid ID, kaya hindi ko pa siya kinuhanan ito. Yan. Masa next year, mag-ulit ang kaya? Oo. Tapos ito daw eh, pwede naman daw itong withdrawin kung kaya kinakailangan. Ayan, maingay ang mga anak ko. Ito, kailangan daw itong withdrawin, pero kailangan may tirang 500 pesos. Yan. Kung kailangan mag-withdraw 15, titira yung 500 dati. Yan, dead. Diba wala ka 500 yan? Yun ang rules. 15 lang? Pero withdrawin ito sa December. Kaya yan, marami silang pera sa December. Yan. Ako rin, may savings din. Si Papa Dendo, may savings din. Kailangan tayo mag-savings every day, every week. 100, yan. Ako, kasi may loan ako doon na 10,000, kaya ang weekly binabayaran ko ay 535. Si Papa Dindo, 100 lang din yung kanyang savings. Yan. Ito yung aking share ngayon, at saka iikot tayo sa aking store kasi mag-update tayo ng ating store. Parang wala nang laman ng aking store. Bakit kaya naubos yung laman? Alright, nakita nyo yung no smoking, bawal pasindi.
Kasi naman yung aking anak na si Diana Marie. Diana Marie. Diana Marie, yung baby kong maliit na makiliit. Yan. May asma po siya. Nung pina-check up pa namin, halos 3 weeks, hindi maalis-alis ang kanyang bubo. At hindi naman siya nilagnat. Kaya ang sabi ng doktor, avoid smoke and sa mga maalikabok. Tapos yun, bawal pulbuhan. Mabuti lang ka mag-ben? Oo, kasi yun. Ayaw ko pulbuhan. Yun. Kaya, Nagtataka yung ibang mga customer namin, bakit daw bawal magpasindi? Eh, meron naman kaming tindang cigarette. Kaya lang, yun nga, sabi ko, kapag may bumibili, sinasabi ko sa kanila na pasensya na po kasi nga yung anak ko ay may asma. Mga bata pa naman yung aking tindera. Kaya, mahirap na. Kalian mo na lang gulo ang aking anak ko. So, ayan, yung aking... may in-order ako ngayon sa tindahan tapat ng mga chichiria, tapos yung mga kulang-kulang pa natin dito. Noong isang araw na, anong date yun, nag-order ako ng San Miguel beer. Kaya naubos yung aking kayamanan na naman. Kasi ganito yung pag-order namin sa San Miguel. Martes, nagpapapio siya. PO, then sinisend ko yung order. Dana, Dayan! Sinisend ko yung order dun sa ahente ng San Miguel kung ilan yung order ko. Tapos, yung aking pera nga ay nasa ano lang, nasa 10K. Eh, yung order ko ay umabot ng 12K. Kasi 20K yung aking in-order. Kaya ayun, nag-cramming ang lola nyo. Nagbilang ako ng mga coins. Tapos, kasi may ibang ahente pang dumating nung araw na yun. Ayan, nakahiram ako ng 2K. Kaya yun. Yung ating benta talaga dito sa tindahan ay talagang umiikot-ikot lang. Halos, kapag may dumadaan na ahente, tapos mayroon tayong benta na nakikita kung wala naman ako yung stock, eh talagang binibili ko na siya. Kapag nagsasalita ako, huwag kang maingit. Paano pa kami mag-tangkilian? So yun na nga, napagalitan ko siya kasi salita, nakikisabay sa akin. Kumain ka nga lang. Ayan. Kumain nga lang kayo. Tapos, ito pa, yung ating chichiria nga ay wala nang laman. Umorder ako sa tindahan tapat na worth 1,600. Yun, naka-ready na yung ating pambayad, 1,600. At yung ating tubig na bago ay umorder din ako ng 9 gallons kasi paubos na. Pero yung ating benta, buti na lang talaga wala tayong araw-araw na hinuhulutan. Kagaya ng mga lending. Kasi kung pagbabasihan natin yung benta natin sa araw-araw, tapos may hinuhulugan tayo, for example, mayroon tayong lending na hinuhulugan araw-araw na worth 500, wala na. Yung tubo natin, mapupunta lang doon sa lending. Instead na panghulog natin, bilhin na lang natin ang paninda para may ikot-ikot pa din ang ating benta. Ano pa? Ayan.
Kaya iniiwasan ko din yung mga utang sa lending. Ang aking gastusin lang talaga weekly dito ay yung savings ng aking mga anak. Every Thursday yon hinuhulugan ko yung aking kanilang mga savings. Ayan. Tapos, hintayin natin yung Princeton at ayusin ko yung mga chichirya na aking ganap ngayong araw. Tapos, yung ating benta kahapon. Sasabihin niya naman. Ating benta kahapon ay hindi tayo umabot sa quota. Kasi meron akong quota dito daily. Puno yung ating inumin, pero yung ating benta ay hindi nga katulad ng dati na lumalampas tayo sa quota. Ang quota ko dito ay 5K daily, pero hindi siya umabot ng 5K. Yun ang ating nakakalungkot na balita. Pero okay lang yan. Basta, ang mahalaga, mayroong laman yung tindahan natin at saka importante, mayroong kinakain yung aking mga anak sa araw-araw. At kasi naman yung sweldo ng aking asawa ay may na-vlog na din ako before. Yung sweldo ng aking asawa ay halos panghulog lang yun sa aming utang na loan sa bangko na pagpagawa nito. Kaya talagang mahirap ngayon yung buhay, paikot-ikot lang yung ating puhunan. Ayan. Kaya naman pinagsisikapan ko itong aking tindahan para hindi siya malugi. Kasi maraming nalulugi na tindahan kasi yun nga sa pag-manage ay hindi rin na ma-manage ng proper. So, yun lang ang aking ganap, ang aking vlog for today. Shout out sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Thank you sa mga sumusuporta sa aking channel. Sana huwag kayo magsawa sa panonood ng aking vlog. Thank you. Bye-bye. Please like, share, and subscribe. And please click the notification bell para updated kayo sa aming mga ganap na dito. Sa Sinyero Store. Bye-bye! Happy selling!